guys! Magandang araw po sa inyo. Kahit maulan ang panahon, magandang araw pa rin po. So, for today po is magluluto po ko ng ulam habang tulog po ang aking anak. Yan po siya. Natulog po sa kakapanood. So, need ko po ngayon bilisan ang aking trabaho. So, next po mga guys, nandito na po ako sa aking kusina. So, ang iluluto ko po ngayon ay pagmet. Ito po siya. Ayan po. So, ito po is hindi na po kailangan kasi binukod ko na po siya. Bali, nagpabili po ako ng halagang 100. So, hiniwa-hiwa ko na lang po siya ng maliliit. Ayan lang po ang kanyang mga ingredients. Ayan po. So, ito po is mamaya po hihimain ko para ilahok po sa gulay. So, next po, kailangan po natin ang lawan ng ating mga gagamitin para malinis. Sinabon ko na po ito, pero kailangan ko pa rin siyang ang lawan. Next po eh, tayo magsasalang ng kawali. Buksan ng kalan. So, kailangan po muna nating hinaan. So, next po guys is, mainit na po siya. Kailangan na napot natin. Lagyan ng mantika. Yan po siya. Konting mantika lang po. Pagkatapos po natin ilaglag ang mantika is, next po is, bawang. Yan po. Yan po siya. So, kailangan po natin i-fried siya ng konti. So, sa aking pagluluto guys, need ko pa rin po siya talaga ng butter. Ito po siya, butter. So, ininex ko po yan na ilalaglag pagkatapos po ng mga ingredients na iba. Ito po na po siya, nag-brown siya. So, ilaglag din po natin ang bawang. Next po ay ang luya, ginger. Yan po siya, ginger. Halo-haloin po muna natin ng konti habang ano. Ayan po siya. Kailangan din po mag-brown siya ng konti. So, next naman po ay ang tomato. Tomatis po. Ayan po. Need pa din po natin na haloin. So, mga guys, hayaan po muna natin hanggat maluto pa yung tomatis. Hanggat medyo magmantika po siya. So, next po tayo mga guys. Lalaglag na po natin yung baboy. Ayan po siya. So, haloyin naman po natin siya. Ayan po siya. So, takpan na po muna natin siya mga guys para medyo maluto po at lumambot yung baboy. Need po natin takpan guys para kahit paano is maganda yung pagkakaluto ng baboy, parang steam siya. So, next po guys, kailangan po natin i-check kung luto na yung baboy o hindi pa. Hindi pa po siya luto pero lalagyan po natin siya ng kampalasang patis. Ayan po. Teaspoon po siya guys. Pagkatapos po ng patis is, lalagyan naman po natin siya ng bechen. Yan lang po siya. Next po is, papatakan lang po siya natin ng ground white pepper. Next po is, ahaluin po natin siya. Next naman po is, lalagyan po natin ng cover. Yan po, para manuot po yung lasa niya. Lulutuin lang po natin siya ng konti uli. So guys, is kailangan na po natin i-check. Wow, ayan na po siya. So, nanuot na po yung lasa niya. Kailangan po muna natin hanguin. Ayan po siya. So, next naman po mga guys is ilalaglag po natin itong baboy.
Hindi po siya. So next po mga guys, lalagyan na po natin siya ng tubig. Tansyahin na lang po natin siya kung gaano karami yung gusto natin. Next po is kukoveran natin siya para maging maganda yung luto niya. So ganoon po siya. Yan. So, mga guys, habang hinaantay ko natin maluto ang ating pakbet is tayo naman po yung maghihimay ng malunggay. Mga guys, ito na po yung malunggay na ihimay natin. Inugasan ko na po siya. So, kailangan na lang po himayin. Maganda po kasing hugasan pag nasa tangkay. So, mga guys, tapos na po ako sa paghihimay ng malunggay. So, next po is kailangan po natin i-check kung luto na po yung pakbet. So, ayan na po siya. Medyo luto na po siya guys. So, next naman po is ilalaglag natin ng malunggay. Ayan po siya. So, mga guys, kailangan po natin tikman kung okay na po siya sa panglasa. Guys, okay na po. Ang sarap po. Next po is kukuburan po natin siya para maluto yung malunggay. Maya-maya lamang po luto na po yan. Yan po. So mga guys, habang inaantay po natin maluto yung pakbet, magbibigay po lamang po ako ng tamang yung konting tips lamang po or advice po para po tayo makatipid. So para sa akin po na mami is hindi po kailangan ng mahal ang ulam. Kailangan po is yung nakakatipid po tayo, yung swak sa budget po. Ang maganda lang po sa atin is yung kailangan po, diskarte lang po kung paano natin pasarapin ang simpleng ulam. At higit po sa lahat mga guys, ang pinaka-importante po sa akin ay yung nagpapasalamat po ko sa mahal natin Panginoon. May nakakain po kami sa araw-araw. Yung may naiahain po kami sa hapagkainan. At dahil po sa simpleng ulam at gulay, malakas po ang aming pangangatawan. Ngayon din po ang aking anak na mahilig siya talaga sa gulay usually. So ako po talaga ay laging nagluluto ng gulay at gawa nga rin po ng aking anak na madali. Kailangan po sinasanay po sila sa mga gulay. Paglagi po nila hindi po sila maarte o pihikan sa pagkain. So mga guys, kailangan po natin i-check. Yan, yum yum. So luto na po siya mga guys.